Good day, grade 12 students na hawak ko sa entrepreneurship na subject. Last meeting, itinuro ko sa inyo yung topic sa business plan, to be specific, yung ating executive summary. Okay? I discussed last meeting that the importance of executive plan and ano ba ang content nito. So, last meeting natutunan natin na kung gaano kahalaga ang executive plan sa executive summary sa business plan. Okay? So, natutunan din natin last meeting na kung minsan ito ay kinukuha na lamang, ito na lamang ang binabasa kasi ang laman ng executive summary mo ay information ng lahat ng parts or lahat ng bahagi ng iyong business plan. Okay? So, today, bago tayo mag-umpisa dito sa pangalawang topic natin, which is the second part of business plan, is itong opportunity. Number one, executive summary. Number two is itong opportunity. Okay? But before I discuss this, let me present to you a video about how to write an executive summary plan. Depending on the phase of your business, different elements are expected in an executive summary. For an established business, the mission statement, growth highlights, product or service descriptions, financial information, and goals for the future are common areas discussed. For a new business just getting started, there will be less information in this section. For a startup business, it is important to focus on the market analysis that motivated the owners to start the business and the background and expertise the management team brings to the business. You need to highlight the points that you think will engross the mass people. Do not overcomplicate your summary. Like many things in the business world, simplicity is the key to regarding this as well. Therefore, be sure to make your executive summary short, properly organized, and informative. If need be, write the executive summary at the very last, after finishing writing every other necessary document about your business. In the executive summary, you need to write short information about 10 key elements for running your business successfully. 1. Introduction or overview about your business. Include short information about you, about your company, and contact information. 2. Write about company direction. 3. Short information about management team. 4. Key highlights of product service strategy. Describe the market need or problem for which your business has a solution. 5. Give idea of production and delivery. 6. Who is your target market? Describe the specific customer base you plan to attract to your business. 7. Goals and objectives. 8. Competition. Provide an overview of your competition and how your products or services differ from theirs. 9. Finances. Be very specific and clear on the amount of funding that you are asking for. You should explain the purpose of the investment and where that money will end up being spent. 10. Keys to success. You can include anything that you believe makes your business distinguishable from others. You only need to add the sections that are needed and useful for your summary. If your business is a service business, you may not need to add the part about production and delivery, because that section is intended for an actual product and not a service type of business. Do not include information not discussed elsewhere in the document. If you Google search executive summary content, you will get a wide range of different suggestions on what you should put into this document. The executive summary will not contain any technical language, highlighting the most important components of the business and how you plan to make it succeed. Basically, if your reader does not wish to go over every detail of the entire plan at that particular time, they will be able to read the executive summary and still have a good grasp of your venture. And keep your executive summary as concise as possible to a single page if that's doable. It's a good exercise for you too. If you can't describe what your business does in a couple of sentences, then you might need to go back and define exactly what it is you offer and why it's valuable. Do your research. A poorly organized, poorly written executive summary will not impress potential investors. The time invested in your research and the effort required is immense and should be represented in a document that is professional in content and appearance. There is a very standard outline for business plans and it should be adhered to. It is a proven document and it is what the people you are courting expect. They know where to look to find the particular bit of information that is important to them. And what each investor finds important will be different. That is why you must present your plan to many people and organizations.
You must be prepared to make a presentation before very influential people in your community. If you have partners, they must be ready for the same. A united, informed, prepared front is a great selling point. The executive summary should be located at the front of your business plan, but it is best to write it after you have written the rest of the plan first. When all the research is done and you have thought about every little detail of the past, present, and future of your venture, the executive summary will be much easier to write. You need to avoid 10 mistakes when writing your executive summary. 1. Failing to show what's in it for them. 2. Writing unrealistic assumptions. 3. Focusing on what instead of why. 4. Don't raise questions that your business plan doesn't answer. 5. You claim there's no risk involved in your new venture. 6. Making unsubstantiated claims. 7. The executive summary presentation is sloppy. 8. Not using points, headings, and graphics. 9. Don't dive too deeply into the nitty-gritty of your proprietary technology. 10. Failing to prove that you're the customer's best alternative. Many people often make the mistake of putting too much information into their executive summary, especially when it comes to developing a skilled business plan. If you are writing a full business plan for your company, then you should have your executive summary when the approximately 1 page to 3 pages in length and should serve as a guide as how to view the rest of your business plan. Executive summaries are not simple to write. They require a degree of creativity and a strong capacity to synthesize. To make sure you have got it right, ask a friend or professional one to read your summary and tell you if it provides a clear overview and compels the reader to want to learn more. In next video, we are going to share how to write a company description in your business plan. If you found this video helpful, then okay, class. No, so sana natandaan yung video na ipinaresent ko kasi ipagpapauna gaya ng last video na ginawa ko. Excuse me. Pagagawin ko kayo ng executive summary. Okay? Maybe ito ay isasama ko sa ACE or final activity niyo sa akin. So mamimili na lang ako doon. Pero malamang sa malamang ay baka yan yung magiging final activity niyo sa akin. Okay, itong business summary. So ang sabi sa video, 1 to 2 pages daw ang laman nitong executive summary. Okay, so yung 10 pointers na sinabi dun sa video, make sure na matandaan nyo siya para meron kayong guidelines on how to make a proper business or executive summary. Okay, so let's move on to number 2, second part of business plan, which is the opportunity. Okay, there are 4 main chapters in a business plan. So, meron siyang 4 na chapters daw, ano? Namely, the opportunity, the execution, company overview, and financial plan. Okay? So, yung number 1 kasi, yung executive summary. So, yun yung pinaka-introduction, ano? Nung buong, nang nilalaman ng itong 4 na to. Yan. Tapos, yung panghuli, yung appendix, di ba? So, yung kaya 6 siya, no? Pero yung pinakalaman niya, 4. Okay, yung opportunity, the execution, company overview, and the financial plan. So, tandaan nyo yan. The opportunity chapter of your business plan is where the real meat of your plan lives. Okay? So, ano itong ibig sabihin itong real meat na to? Kumbaga, metaphor siguro to, kung hindi ako nagkakamali. Metaphor term siya na kung saan ang ibig sabihin ay yun daw opportunity is real meat, or in other words, ito yung pinaka-substance ng iyong business plan. Kumbaga sa tinapay, ito yung pinaka-bread mismo, yung bread. Hindi siya yun yung palaman, siya yung bread. Okay? It includes information. Now, siguro, ang next question natin dito is this. Bakit yung opportunity ang yung tinatawag natin na substance or yung pinakalaman nitong business plan, no? Bakit yung itong chapter na ito? Ang sabi dito, it includes information about the problem that you're solving. So that's number 1, ano? So opportunity daw, dito daw natin makikita yung problem na sinosolve mo. No, I'd like to remind you, class, dun sa nakaraan nating video, di ba? Isa sa importance
bakit kailangan natin ilagay yung problem na sinosolve ng isang negosyo, tinatayo mo, but why do we need to include that in your business plan? It's just because it show how the owner is knowledgeable about his or her business. Kumbaga, dito nakikita kung gaano niya kaalam or gaano niya naiintindihan or how understand he is, how does the owner understand his business. So, kaya kinakailangan nating ilagay yung problem. Okay? So, kung magiging specific tayo, so diba nabanggit ko sa inyo last time dun sa summary, executive summary, is mahahapyawan yung problem pero konti lang, diba? Bahagya lang na meron kang ipapalabalag na problem na nag-a-arise dun sa business mo. Now, kung magiging detailed yung pagpapaliwanag regarding sa problem na kinakaharap ng business, dito mo yun ilalagay sa opportunity na chapter. Okay? Also, bukod sa paglalagay mo ng problem sa iyong opportunity, you also include the solution. Paano mo ito gagawan ng paraan? Kagaya nung last time, nag-arise ng problem nga dun sa pagre-rent ng mga tapes, na mga videotapes and cassettes, no, something like that. Daw nagkakaroon ng problema dahil nagkaka-traffic, nagkakaroon ng pag-iintay masyado yung tao para makapag-rent lang nung tape or nung VHS. Pero dahil doon sa problem na yon, gumawa sila ng paraan para magkaroon ng convenience yung customers. Kaya nagkaroon tayo ng tinatawag na Netflix. Okay? So, sa business plan, naka-include yon. So, mas bibigyan mo siya ng detalye. Okay? Mas bibigyan mo siya ng mas malawak na pagpapaliwanag dito sa chapter ng opportunity. Paano mo ito i-solve step by step? Yung realistic way on how you solve the problem that you include in your business plan. To be specific, in the opportunity chapter, no? So, alam niyo kasi class, hindi naman kasi pwede sa paggawa ng business plan, lalo dito sa chapter ng opportunity, ay ilalagay mo lamang yung problem at kailangan itong solusyonan. Diba? Kadalasan sa, lalo ngayon, kung mag-o-observe ka sa, mag-o-observe ka sa mga iboboto natin na kandidato, yung iba ay makikita mo talaga na meron talaga silang specific na plano. Hindi yung, meron kasing mga kandidato na paano ko ba masasabihin? Yung bang magsasabi ng problema, then sasabi nila kailangan nila itong solusyunan. Pero yung proseso kung paano ito susolusyunan, eh, hindi masyadong nai-state. So again, hindi ako kasi ito yung trend ngayon eh. Kaya kadalasan ito yung na-example ko. Ganon din sa business plan, no? Kapag nag-state ka ng problem doon, dapat meron kang specific na solution paano ito masusolusyunan. Okay? Or so, specific na solution, paano ito mare-resolve rather yung problem na in-arise mo doon sa iyong business plan. Okay? Who you plan to sell to? Okay? So, number one, yung problem. Number two, yung solution. Number three, kanino mo daw ito ititinda? Who you plan to sell? Okay? Saan mo ito o kanino mo ito ititinda? And number four, how your product or service fits to the existing competitive landscape. Ang ibig sabihin dito, class, papaano daw, halimbawa, meron kang product, di ba? Ito yung product mo. Ngayon, yung daw bagong, I mean, meron ng mga bagong produkto or meron ng mga existing na product, rather, I'm sorry, meron ng mga existing na product sa iyong marketplace. Halimbawa, ang lugar mo ay Santa Maria. Marami ng mga business dyan, kung sa pagkain, pagawaan ng sasakyan, bilihan ng mga gamit sa or kasangkapan sa bahay. Marami ng mga negosyo ang nagtayuan dito sa Santa Maria. Ngayon, magtatayo ka ng sarili mo. Halimbawa na, nasa industry ka ng gamit sa bahay. Okay? So, ang sabi dito,
dapat yung produkto mo or yung service na ino-offer mo, kasi maraming mga sirs, di ba, gumagawa ng sasakyan, gumagawa ng TV, nagugupit ka, nagmamanicure ka, nagpe-pedicure ka, nagmamassage ka, maraming mga services, ano. Ang sabi dito, ito ba ay mag-fit, okay, doon sa mga existing na mga negosyo or serbisyo na ino-offer sa iyong lugar. Kumbaga, dapat sa opportunity, naka-indicate din doon kung paano siya makikipagsabayan sa mga dating negosyo na or sa mga existing na business na. Okay? Kumbaga, pag binasa yung opportunity chapter mo at tiningnan yung section na kung saan or yung part na pinapaliwanag kung ito ba ay kaya bang makipag-compete sa other business. Something like that, ano? So, dun palang class ay makikita na natin na itong business na to ay may potential. Okay? So, kaya dapat ilagay natin yung kanino ititinda at paano ito mag-fit or paano ito makikipagsabayan sa mga dati na or sa mga existing na negosyo. You'll also use this section of your business plan to demonstrate what sets your solution apart from others. Kumbaga, halimbawa na class, ganito. Nagmahal yung gasolina ngayon, di ba class? Nagmahal yung gasolina. So, ang tendency, kapag ka nagmahal yung gasolina, magmamahal halos lahat. Okay? Magmamahal yung halimbawa sa pagkain, magmamahal gulay. Lahat siya apektado kasi napakaraming mga proseso ng paglikha ng product na or mga produkto na ginagamitan ng gasolina. Okay, so yun yung dahilan nun kung bakit, sir, ba't kaya kapag nagmahal yung gasolina ay nagmamahal yung mga bilihin? Kasi nga, halimbawa, transportation. So, syempre, dahil nagmahal yung gasolina, hindi magmamahal din yung transportation. Kinukuha natin yung mga produkto, inaangkat natin dito sa lugar natin. So, nagmamahal din siya, transportation pa lang. Paano yung mga produkto or mga itinitindang mga gamit na ginagamitan palalo ng gasolina? Halimbawa na, yung may mga machine, di ba? Or halimbawa na mga pamasahe, 'di ba? Ng yung kumbaga yung fare, 'di ba? Pag sumasakay tayo sa mga pampublikong sasakyan, nagmamahal din yung mga pamasahe natin. So, may mga ganung yung mga maliliit na dahilan. Though alam ko may mas malawak pa na reason diyan. Yun lang may mga maliliit na example kung bakit nagmamahal yung bilihin kapag ka nagmamahal yung bigas. Now, meron kang negosyo. Okay, balik tayo dito sa topic natin. Meron kang negosyo. Ngayon, paano halimbawa na yung negosyo mo, nagmahal din yung gasolina, ginagamitan din siya ng gasolina. Paano ka ngayon makikipag-compete sa ibang negosyo na kung saan ay nakakaranas din ng ganung, I mean same experience, no? Paano ka magkakaroon ng edge sa kanila? Okay? At kung magkakaroon man ng problem, halimbawa na nagmahal yung product, nagmamahal yung product na itinitinda nyo. So lahat kayo affected, no? Paano mo ito masosolusyonan na kahiwalay sa kanila na kung saan hindi man ma-maintain at least konti lang yung pagtataas ng presyo unlike sa iba. Halimbawa na, yung gasolina itinitinda ng 68 pesos. Ikaw, kaya mo ng mga 64 pesos. So, mas mura ka ng 4 pesos. Galing yung mga edge eh, di ba? So, nangyayari yun kung paano mo ito susolusyonan yung problema. Nagagets nyo, class? Kumbaga, yung sinasabi ko na example na magkakaroon ka ng edge, halimbawa, nagmahal yung product pero mas mura pa rin ang bahagya sa'yo. Nagtaas ka man, pero mas mura pa rin ang bahagya sa end mo, no? Sa end ng iyong business. Paano mo yun magagawa? Magagawa mo yun on how you resolve the problem. Kumbaga, sa solution yun nagkakatalo. Therefore, sa business plan, tinitingnan yan, bawa ang business mo, pagkain. Nagmahal yung gulay, paano ka ngayon mag-a-adjust? So, tinitingnan niya ng mga investors, no? Okay, ganito pala gagawin mo kapag nagmahal yung bilihin, no? Para at least ma-maintain mo pa rin yung mga customers mo. Okay? Kasi syempre, di ba, kapag ka nagmamahal yung product natin, ang tendency sa mga consumer, maghanap ng mas mura. Kaya nga, meron tayong term na canvas, eh. Nagka-canvas ka, di ba? Saan may mas murang hinahanap mo na item? Okay? So, kung saan sino mas mura, parehas naman ng quality pero mas mura, dun sila bumibili. Kaya, para maiwasan yung pagkawala ng customer mo, kung sakaling magmamahal man ang iyong negosyo or hindi man sa pagmamahal ng mga product, ano,
kung merong mag-arise na problem. Halimbawa, yung cash flow, yung problema sa tao, sa mga hinire mo na employee. So, employees rather, dapat nasusolusyonan mo yun. Okay? At dito yun nakikita sa chapter ng opportunity. Next is, and how, okay ito, and how you plan to expand your offerings in the future. Ito yung sinasabi sa inyo na pag-apply ng innovation sa iyong product, no, sa iyong business. Kumbaga, halimbawa na, kung ikaw nagtitinda ng lugaw, di ba? So, kung nagtitinda ka ng lugaw, next month, siguro sopas naman. Next month, may champurado ka naman. Or next month, meron ka namang spaghetti. Kumbaga, agahan kasi, di ba? So, ganun yung ibig sabihin natin dito. Kumbaga, in the near future, ano pa ba pwede mo mai-offer? Kumbaga, dito lang ba mag-i-stay ang iyong negosyo? Or sa isang product lang ba mag-i-stay? Or meron ka pang ibang mayahain na iba na product? Okay, so, ganun yung ibig sabihin natin dito. Kasi nga, class, gaya na nabanggit ko sa inyo, ang isang negosyo na hindi nag-i-innovate, lalo ng kanyang produkto, ang tendency, pababa ng pababa, class, yung customers mo. Kasi, nasanay na sila sa ino-offer mo, and ang nature ng tao is maghanap ng something new. Okay? So, nature na natin yan. Kumbaga, ano ba yung bago? Ano ba yung trend? Ano ba yung mas other way ng pagpipresent nito? Kaya nga, kung minsan, di ba, yung, ano ba yung example natin nito? Yung sinigang. Alam niyo ba na dun sa vlog ni Ninong Ray, kung kilala niyo yung mataba na chef na yan, si Ninong Ray, sa Facebook yan, tsaka sa YouTube, eh, sigat siya. Parang nakita ko parang sizzling sinigang. Kumbaga, siyempre, sinigang, may sabaw yun, no? Pero paano niya nagawang mayroong sizzling nun? Kumbaga, alam niyo yun, typical na sinigang, pero nabibigyan ng twist. Kasi nga, libang hindi mo yung gagawin, hindi ka mag-apply ng innovation sa iyong yung product, aalis at aalis ang iyong customer. Kaya sa opportunity na chapter, dapat nakalagay din dito kung ano yung pag-expand or ano pa yung pwede mo mai-offer in the near future. Okay? So tandaan niyo yan, class, ha? Para kung sakaling matanong ko kayo, explain the content of opportunity, meron kayong maisasagot. Okay? Next, people who read your business plan will already know a little about your business because they read your executive summary. So, ito nga yung binabanggit ko sa inyo last time, di ba? Na kaya nga, excuse me, kaya nga sa executive summary, hindi dapat lahat ay ine-explain mo. At mas maganda, ang suggestion, ito ay ilagay mo sa huli. Kasi nga, once na mabasa na nila ito, hindi na nila babasahin itong opportunity na to. Kasi dito pa lang sa executive summary, nalaman na nila kung ano yung content ng opportunity mo. Now, let's continue, no? So, halimbawa na, nailagay mo nga sa una, no? Hindi mo nasunod yung suggestion na you put it on the last part. So, ang tendency, nagkakaroon na ng idea yung tao. Now, halimbawa, ganun yung nangyari. But this chapter is sting hugely important because it's where you expand on your initial overview. Okay? Providing more details and answering additional questions that you won't cover in the executive summary. So, ang ibig sabihin, class, halimbawa na, maiuna mo, mailagay mo sa front yung executive summary mo, pagdating naman sa opportunity, dapat mas malaman. Kumbaga, mas magkakaroon ka ng pag-expound ng answer, pag-expound ng problem, pag-expound ng solution, and also, pagpapalawak pa at the same time, noong purpose ng iyong business. Like, balikan natin to, yung, tinatawag natin dito na ano, yung solving problem, kanino mo ito ititinda, and at the same time, yung pag-fit niya sa marketplace, no? So, yung mga nabanggit ko kanina dito sa part na to, dapat ma-expound mo yan ng mabuti. Kasi nga, meron na silang idea dahil nabasa na nila yung executive summary. Okay? So, next is the problem and solution. Start the opportunity chapter by describing, okay, that you are solving for your customers. Okay? So, yung problem na
pwede mo pang i-add dito sa opportunity chapter, sa chapter ng opportunity rather, is yung problem na ibibigay mo is yung problem na kinakaharap ng consumer mo. Hindi lamang problem ng iyong negosyo. Nagigets yung point na yun, class? Hindi lamang negosyo mo, problem ng iyong negosyo ang iyong itatakal dyan, kung hindi problem din of the same time ng iyong consumer. Okay? So, halimbawa, nagmahal nga yung bigas. O nagmahal yung gasolina, tumaas yung presyo ng gasolina. So, apektado lahat. Hindi lang ikaw may problema doon. Diba? Bilang isang owner. Bilang owner ng negosyo, technically, hindi lang ikaw yung may problema. At the same time, magkakaroon di hamak din ng problema yung consumer mo. Kasi, tataas yung bibilin nila na presyo ng product mo. Halimbawa, kung tinitinda mo lang ang ulam na, kunwari, kung ikaw ay merong tindahan ng pagkain, yung isang order ng ulam mo is 50 pesos. Dahil nagmahal, gagawin mong 60 pesos. Diba? So, ang tatamaan din yan, consumer. No? So, dapat, hindi lamang yung solution mo ay para sa sarili mo, kundi para sa consumer mo. Nang sa ganun, kasi ano ba ang effect ng class? Kalwari, ako mag-i-invest ako sa negosyo mo, no? Bawa, nagtayuan ng negosyo, gusto kong mag-invest. Halimbawa, 100,000, gusto kong ilagay sa'yo. O, ito, bigay kayo 100,000. Kaya lang, ang unang titingnan ko dyan, halimbawa na kung magkaroon ng problem yung negosyo, paano siya magsusustain? Isa sa mga titingnan ko din dito, paano mo i-cater yung iyong customer? Paano mo i-cater ang consumer mo? Kasi class, kapag hindi mo ito nasolusyonan, mawawala at mawawala ang iyong customer. Pag nawala ang customer, maapektuhan yung negosyo. Pag naapektuhan yung negosyo, maapektuhan yung in-invest ng iyong investor. So, lugi kayo pare-parehas. Therefore, dapat sinasagot ng opportunity paano mo i-cater ang iyong customer. Okay? What is the primary pain point for them? You know? Ano yung pinaka-nagiging problema nitong si customer? Okay, dapat iyan ay nasasagot ng nitong opportunity. Okay, sa chapter na ito. So, sana naiintindihan nyo yung point na yun, ano? Then, next is, how are they solving, you know, how are they solving their problems today? Okay? Pag tumaas yung bilihin, paano mo ngayon masisolusyon? Parang katulad ng nagka-pandemic, biglang nag-lockdown. Okay? Lockdown, hindi makalabas ang tao. Ano solusyon? Ano yung immediate na answer doon sa problem na kinakaharap mo? Diba? So, maybe the existing solutions to your customer's problem are very expensive or cumbersome. Kumbaga, sabi nila, kapag ka nagmahal yung, halimbawa, nagkaroon ng problema, no? Tumaas yung bilihin, tumaas yung binibenta mong pagkain. So, kadalasan sa mga problem, yung mga solution daw na existing na, halimbawa, bagong negosyante ka, nagkaroon ng problema, same sa mga naging problems na before. Therefore, meron ng mga existing na solution na ginagawa sila. Like halimbawa, kung minsan tinitipid mo yung sahog or tinitipid mo yung mga condiments, 'di ba? So, kung minsan daw hindi daw siya nagiging ano, or kung minsan hindi siya nagiging applicable or hindi siya nagiging pakinabang or nagiging burden ito sa iyong customer. Halimbawa, sabi dito, maybe the existing solutions to your customer's problem are very expensive or cumbersome. Kumbaga, itong term na to, class, kung isipin natin, ang pinaka-point lang naman dito niya is hindi siya fit or hindi siya kapakinabangan sa iyong consumer. So, ang tendency, apektado talaga sila ng malaki. So, ang dapat mong gawin dyan, ganun yung case, ang best solution dyan, gumawa ka ng other way on how you solve the problem. Okay? So, nasa ganon, kung makaisip ka, I mean, kung doon nga yung sinasabi ko sa inyo, di ba, na ano eh, dito nagkakasukatan kung matalino ba, magaling ba, yung may-ari or yung owner ng isang business, nagre-reflect yan kung paano din siya sumasagot sa solusyon, paano siya mag-isip ng sagot o solusyon sa problema. Okay? For a business with physical location, perhaps there aren't any existing solution with reasonable driving distance. Defining the problem you are solving for your customers is far and away
far and away, the most critical element of your business plan and crucial for your business success. If you can pinpoint a problem that your potential customers have, then you might not have a viable business concept. Okay? So, sa madaling salita, class, bilang isang may-ari, kapag hindi mo daw kayang maka-identify ng problema, so, nagpapakita ito ng ano. Also, kapag hindi ka rin maka-identify, maka-pinpoint din ng solution, ito ay nagpapakita ng hindi ka maalam or meron tayong tinatawag na deficiency sa business concept. Hindi mo masyado naiintindihan ng iyong negosyo. Kung pagkain man yan, service man yan, product man yan, lahat yan ay may mga existing na problem at may mga mag-exist pa na bagong problem. Depende sa nangyayari sa paligid or sa society. Halimbawa na, sino bang nakakaalam na magkakaroon ng pandemic ngayon? Wala, walang negosyanteng alam agad na magkakaroon ng lockdown, no? Kasi kung totoo 'yon na merong nakaalam ahead of time, sana nakapag-ready. Sana walang masyadong naluging negosyo. Hindi kasi sila prepared, eh. So, 'yun yung mga sinasabi natin na may existing na problem at meron pang mga darating na panibagong problema. And bilang isang owner, dapat alam mo 'yan. Dapat sensitive ka diyan. Dapat merong kang nakaabang na solusyon kung sakali mang merong mga bagong problemang lumabas. Hindi man natin alam kung ano yung mga bago na yan, ngunit merong kang in general solution kung sakali man na magipit ang iyong negosyo. Okay? At kung ito ay nakita sa business plan mo, specifically dito sa opportunity, at nakita ito ng investors, nakita ito ng tao, aba, eh, sinong investors ang hindi mag-i-invest sa'yo kung ganun kakatalino? Diba? So, therefore, napaka-importante ito kaya siya, yung meat na tinatawag, no, ng business plan. Okay, itong opportunity. Now, ano-ano ba yung mga existing na problems, no? Yung mga typical na problema para lang magkaroon kayo ng idea. Ano-ano ba yung mga basic na problem? Meron dito, iilan akong inilagay. Though marami pa, ito lang yung mga basic, no? Number one, capital. Okay? Kaya alam nyo ba, class, nung nag-lockdown, maraming mga nalugi, hindi dahil sa, ano, sa walang bumibili. Though isa yon, may malaking bahagi yon, no? Hindi makabili kasi nga hindi makalabas yung tao. Pero isa pa yon, class, nawala yung kapital. Kasi nag-lockdown, siguro yung business, halimbawa ito yung kapital mo, halimbawa kung meron kang tindahan ng pagkain, no? Pasensya na kayo, medyo puro pagkain yun na yung example ko kasi yan yung madalas kong binibilhan pagkain kasi hindi ako nagluluto. So halimbawa na hindi ka makalabas, ano? Naikwento kasi sa akin yung kinakain ako ng karinderya dito sa Chera. Kapag ka meron kang business na kainan, bawa hindi nung nag-lockdown, nagagastos yung puhunan or also yung pang-start ng negosyo, yung kapital nga, yung budget na pang-start o pang pagpapatuloy doon sa iyong negosyo, nagagastos, no? So, ito sabi dito, ano yung challenge dito sa capital? You want to grow or start your new business endeavor, but, you know, you want to grow. Ibig sabihin, existing ka na. Or, kung wala pa, mag-i-start ka. Endeavor, but you're facing difficulties for financing for new business owners. Okay, wala kang pera. Sa anumang dahilanan, halimbawa, nagastos mo, dahil nagkaroon ng problema, emergency, or kulang talaga yung budget. So, ito yung solution dyan. Though various ways are there for arranging small businesses funding. Okay? Start from friends and family to conventional bank loans. Okay? So, isa sa mga immediate na solution talaga, class, sa pagpo-put up ng business is pwede ka manghiram. Okay? Kung halimbawa, kung walang wala ka talaga na pampuno at gusto mo nang umpisahan kasi alam niyo ba yung ano, opportunity, ano, knock once. Kumbaga, kapag kainitan na ng uso ng itong negosyo na to, dapat umpisahan mo na kasi kapag pinatagal mo pa,
mawawala ka sa trend. Parang ganito class, ano? Dati class, yung siguro yung iba sa inyo nag-a-axi, nung kaputukan ng axi class, ay ang mahal nito. Nung SLP, yung palitan, umabot nga ng parang 17 pesos or I don't know kung 14 pesos ang isang SLP. Ngayon, piso na lang. Ang mahal nung axi class, no? Nung panahon na yun, 100,000, 80,000, may mga 120,000 pa, depende kung gano'ng kalakas yung team, di ba? So, ako ay hindi ako nag-invest that time kasi parang meron akong reservation, baka scam, or baka ito ay panandalian lamang, paano ko kikita talaga dito, paano yung process niya, hindi ko kasi alam. Ngayon, nung nag-invest na ako nung Axie, mababa na yung value. Yun yung sinasabi natin dito na kapag wala kang budget, dapat siguro nang hiram ka para naabutan mo yung trend na nagigets yung point ko class. Kung habang inaaral ko to, nagkaroon ako ng realization kasi no, that pala siguro kung kulang yung pera ko that time kasi hindi rin ako nag-iinvest kasi ang laki nga ng kinakailangan mong ipasok na pera. Now, syempre wala naman akong ganung kalaking halaga that time. So hindi ako nakapag-invest nung kalakasan ng Axie na yan. Kaya ngayon, nagkaroon ako ng realization dito, no? So, ang sabi, hanggat mainit yung, hanggat alam mo, nakikita ka talaga, sure ka na, inaral mo na, sure ka na, nakapagtanong-tanong ka na sa iba, that's the time siguro na kung talagang kinakailangan mo, manghiram ka una sa friends, sa family, pwede kang mag-loan dyan. Many experienced entrepreneurs believe that self-fueled growth model is the best and less risky one. Okay, kesa manghiram ka sa banko, mag-umpisa ka muna sa maliit, no? Manghiram ka muna ng maliit na kapital, then doon mo siya palakihin, no? So, iyan ay base sa mga experience ng mga entrepreneur, no? Instead of trying to establish a big business house overnight, okay, kumbaga parang kesa daw na ikaw ay pilitin mo mag-put up agad ng isang malaki. Okay? Aim your primary customers. If you can provide value-added services to them by the virtue of word of mouth, publicity. Okay? Kumbaga, maliit ka munang negosyo para masolusyon daw yung kapital. Kung meron ka maliit na negosyo, nakahiram ka ng maliit na kapital mo, gandahan mo yung serbisyo mo. Doon ka bumawi. Kumbaga para bang pag bumili ako or na-experience ko yung service na meron ka, na-experience ko yon at na-satisfied ako, kumbaga para bang yung binayad ko na 10 piso ay higit pa doon sa ibinigay mo sa akin. Halimbawa, bumili ka ng ulam worth 50 pesos, pero yung serving mo parang 80 pesos. Gets niyo yung logic na yun, class? Syempre, babalik ako sa'yo at sasabihin ko pa sa mga kakilala ko, alam niyo ba, doon sa tindahan na yun, 50 pesos ang isang order, pero ang laman naman, parang halagang 80 pesos. Ang dami. Kumbaga, dun nga sa dama sa klase, ito kasi, yung kasi nga, gaya nabanggit sa inyo, friend ko kasi yun. Kaya siya hanggang ngayon ay sikat dahil yung halaga na 100 pesos mo, kapag yung serving nila, nasa bowl, nasa parang malaking lalagyanan siya, punong-puno. Kumbaga, para bang sulit yung ibabayad mo na 100 pesos. Kaya ngayon, nagkakaroon ng word of mouth. Parang, kain ka dun sa damasa. Kasi talagang, solid. Ang daming kanin, ang daming ulan, ang daming ulam, wantosawa sa sausawan, madaming kalamansi. Alam mo yun? Yung nagpapasarap doon sa pagkain. Kaya ngayon, class, yun yung sinasabi ko sa inyo. Na, para mag-start ka ng kapital, masolusyon mo yung problema na yan, mag-umpisa mo na sa maliit, galingan mo yung negosyo mo, gandahan mo yung service mo, at hayaan mo yung mga customers mo ang mag-market para sa'yo. Then, syempre, ang effect naman nun, kapag na-market ka nila, dumami yung customer mo, dadami sales mo. Pag dumami sales mo, dadami na rin yung profit. Pag dumami yung profit, masosolusyon na itong kapital. So, ganun lamang siya kasimple. Kasimple, no? Pero, napakahirap niyan gawin. Okay? Now, however, if you need to take outside funding anyway, don't forget to consult an attorney to avoid future complications. Halimbawa na, sumangguni ka muna, hindi lamang sa attorney, kundi sa mga financial instructor, ano?
magsumangguni ka sa kanila. Ito ba ay kaya kong bayaran? Ito ba ay maibibigay ko sa ganitong tinakdang araw? Kasi class, kapag nagkanda baon-baon ka naman sa utang, diyan naman magkakaroon ng problema ang iyong negosyo. Okay? So kaya, napakahalaga din class na maintindihan natin na kapag tayo ay manghihiram ng pera, ay sumangguni muna tayo sa nakakaintindi talaga, no? Para hindi tayo magkaroon ng problema in the near future. Right business. Okay? Sabi dito, ito sa pangalawang problema, no? Right business, the challenge. Ito yung challenge, ano? Sa right business. Two of the most crucial reasons behind failing of a new entrepreneurs are the inability of selecting the right business and doing it in the proper manner. Example, ethically. Okay? O sabi dito sa Tagalog, kaya daw nagkakaroon, o kaya daw bumabagsak yung mga bagong entrepreneurs, no? Yung mga bagong sumusubok sa pagninegosyo. Una, sila ay nagkakamali sa pagpili ng tamang negosyo para sa kanila. Okay? Pangalawa, kung may negosyo sila, hindi nila ito na ipepresent o hindi nila ito na hindi nila ito na na ibebenta ng tama or ethically, yung right way on how to sell your product. Okay? So, paano doon natin ito masusolusyonan? Firstly is, to attain success in your new business endeavor, you have to have an outstanding product or service that adds value to your customer's life. So, again, para masolusyonan daw ito, kailangan daw is, you have to have an outstanding product or service that adds value to your customer's life. Okay? Kumbaga, yung bang produkto mo ay merong importansya ba ito or meron ba itong gamit talaga? Meron ba itong kapakinabangan sa iyong customer? Halimbawa, nagtayo ka ng damitan. Ito ba ay kailangan talaga ng customers mo or hindi? Though, lahat ng tao kailangan ng damit. Pero, sa panahon ba ngayon, ito ba ay kailangan? Kumbaga, lagi natin i-consider yon. Yung meron ba siyang ano, ito ba ay kailangan talaga ng tao? Bawa, kaya nga kadalas ng class, ano, sabi nila, you can never go wrong to food. Diba? Like, mag-sell ka ng bigas, mag-sell ka ng mantika, ng itlog, na, yun yung mga kadalasan ngayon, di ba? Kung mapapansin nyo, yung mga tray-tray na eggs. So, yun yung mga business kadalasan ngayon. Mga mantika, bigas. You can never go wrong to that. Bakit? Necessity kasi ng tao yan eh. Alam nyo yung itlog class, isa yan sa pinakamadaling lutuin. Lalo kapag ikay nagmamadali. Kapag also, ang itlog din or yung egg, ay isa din yan sa madaling, pinakamurang ulam. Bawa kung nagtitipid ka, isang kanin, isang pritong itlog, okay na. Lagyan mo lang ng ketchup yan eh, okay na eh. Diba? Yung, lalo kung i-scrambled mo, lalagyan mo ng konting sibuyas, diba? Tapos babanggaan mo ng mainit na kape, katalo na yun. Kumbaga, ang point ko lang dito, class, mapamahirap, mapamayaman, kumakain ng itlog. Okay? Kumakain sila ng egg. Gumagamit sila ng mantika. Kumakain sila ng kanin. Okay? So, ang point lang natin dito, class, ito ay necessity. Kaya, you can never go wrong to food. Okay? So, nasasagot dito yung, ito ba ay may value sa customers mo, sa kanilang buhay? Ito ba ay may gamit? Ito ba ay may silbi? Yes. Kaya, dapat, yun yung i-consider mo. Secondly, you have to maintain your ethics. Kapag malago na negosyo mo, masungit ka na ba? Nakatagpo na ba kayo class ng ganyan? Alam nyo, ito isa sa mga na-experience ko eh. Madalas akong bumili ng damit sa IG. Okay? Doon kasi yung mga store na, halimbawa na, kung sa Nike store kasi, yung presyo ng isang t-shirt doon nasa mga 1.6 eh, di ba? Yung siguro sa mga boys or girls na mahilig sa mga, ano, sa mga brand na yan, sa mga Nike brand, iyan ay mga 1.6, 1.4, no? So, pag nag-sell, pag naging, kapag ka nagkaroon silang sale, minsan 30%, so mabibili mo lang siya ng siguro mga nasa
1,000 or 1,100, something like that. So meron kang mga binibilan sa IG na ano. Siguro yung mga girls ganyan din sa IG din. Siguro tumitingin ng mga ano no, ng mga apparels, no? Shorts siguro or shoes. Meron kasing mga ano eh, no, below SRP. Lalo pagdating sa mga shoes ng mga Jordans natin or mga Air Force One. Alam niyo, ang daming mga uso ngayon damit, last like Cactus Jack. Familiar ba kayo dyan sa Cactus Jack na tees? Also yung Drew, also yung essentials na mga nadamit na yan. So ako, syempre maghahanap ako ng mura dyan kasi ang halaga ng ano, ang halaga ng essential na t-shirt, yung mga suot nila Vice Ganda na yan, yung mga Drew essentials, yung Cactus Jack, nasa ano yan, 8,000 yung t-shirt. Yung mga jackets naman is nasa 14 to 13,000 yung mga hoodies nila. Hanap ka sa IG ng ano, ng mga mas mura, 'di ba? So, merong mga kunwari, yung imbis na 8,000 yung t-shirt, mabibili mo lang siya ng mga 7,000, mas mura ng 1,000 pesos. Yung mga ano, ba't ko ito nakakwento, class? Kasi maintain your ethics. May mga experience kasi ako, class, na kapag kaka, yung IG, yung page dun sa IG is kilala na, ang tagal mag-reply. Pero kapag ka kayo mga nag-uumpisa na business class, lalo kapag ka kum-order ka ng pagkain, nag-uumpisa pa lamang siya, pagka-chat mo, siguro mga 30 seconds lang, yes po, ilan po, di ba? Pero kapag ka kayo mga malalaking negosyo na, yung mga kilala na sa mga Facebook, yung establish na yung business nila, minsan isang araw bago mag-reply. Di ba? So, yung mga ethics na ganun class, i-maintain natin. Bagamat malagunang yung negosyo, dapat yung mabilis na pag-response or pag-respond doon sa customers mo, ganun pa rin, na-maintain pa din yung pag-respect mo ay, sir, kung matanong, 'di ba, minsan sa size, ako kasi medyo specific din ako sa size, minsan matanong ka, no? Pag matanong ka naman, parang ano, tinatawad na silang magsumagot, yes po, opo. Mga ganun na lang, hindi ka na nila masyadong ine-entertain. So, dapat yan plus, na may maintain pa rin natin yung ethics natin. Nang sa ganun, bagamat malaki na, pero na may maintain yung ethics, mas dumadami pa lalo yung customers. Okay? So, because if you fail to do so, again, by virtue of word of mouth publicity. So, ito yung sinasabi nila, no? Word of mouth publicity pa rin. So, kung hindi mo maintain yung ethics na yan, nagigets nyo naman siguro yung logic na yung class, ano? Pag hindi mo maintain to, meron pa rin ito. Magiging disadvantage mo naman ngayon yan. Ichichismis, imamarites ka naman yan. Alam mo, yung tindahan na yan, masungit yung ano yan. Ang tagal pa mag-reply. 3 days. Kumbaga, tinatanong ko, gustong-gusto, kailangan ko ng yung item. Ang tagal mag-reply. So, wag ka dyan bumili. Dito ka, mas mura pa dito. Mas mabilis pa, ma-entertain pa, mabait pa kausap. So, ganun yun, class. So, remember, it's easier to attract first-time customers but it's much more difficult to retain them. Madali sa umpisa na mag-anganyan ng customer pero yung mapanatili mo na sa'yo lamang sila bibili, mahirap daw yun gawin. Kaya, ang suggestion, class, ito ay dapat natin napapanatili. Paano natin napapanatili ito? Yung virtue, yung value mo bilang isang owner. Okay, ma-maintain pa rin yan. Next, is mga problema, too many competitors. The challenge, dealing with too many competitors in the same field. Okay? So, marami ka na masyadong kompetensya. Pag sobra-sobra naman, mahirap din yan, no? The solution, bring in something trendy and new in the market. Customers flock to a business that offers extensive products knowledge and a wide collection of the products they're looking for. Kumbaga, meron kang higit sa ina-expect ng customers mo. Halimbawa, kung puro kayo damit, no? Ano yung kaibahan mo sa kanila? O, ikaw, meron ka pang ganito. Ikaw, meron ka pang ganyan na extra. So, mas naaangganya mo, naiingganya mo yung customers na bumili sa'yo kasi nga, meron ka pang another item na itinitinda. Something like that. Cash flow. Okay? Ang challenge sa cash flow natin, the small business can't survive if they don't follow cash flow guidelines, no? And this is probably one of the biggest problems that the new entrepreneurs face. For example, you perform a job timely,
Raise the invoice and get paid after a month. In the meantime, you too bear all your business-related expense like your infrastructural cost, your employee salary, and additionally, your professional expenses. And in case you don't get paid at all, only some miracle can help you out. So, halimbawa class, ito yung ang sabihin ng problema sa cash flow, eh, yung kinikita mo tsaka yung puhunan mo, yung flow ng kinikita hindi nagiging maayos. Halimbawa, hindi nami-meet yung pagpapasahod sa iyong employee, okay, yung bayad mo dun sa renta, tas bibili ka pa ng panibagong stocks. So yung mga ganung issue, kapag hindi mo daw nasusolusyonan yun, doon nagkakaroon ng problema sa cash flow. Ngayon, ano daw solution dyan? Proper planning and budgeting are crucial for maintaining cash flow. Okay? So, number one, budgeting and maintaining the cash flow. No? One way to increase cash flow is asking for a down payment whenever you receive an order. Okay? So, yung pala yung isa sa dahilan kung bakit kapag ikaw ay umu-order, hinihin ka ng down payment. Hindi para lang makasigurado sila na bibilhin mo na yung product. Okay? So, dapat humingi ka ng down payment nang sa ganon, magamit mo na agad yung kinita mo. Ay, get you in class? So, that way, you'll be able to pay your expenses and that too while keeping some profit. Okay? Another way of increasing cash flow is asking your clients to for faster invoice payments. Kumbaga, pag nagpa-reserve, bayaran nyo na agad. Nang sa ganon, makuha ko na, makabili na agad ako ng other product. So instead of 30 days, you can ask your clients to clear your invoice after 15 days. That way, if the client is late on payment, you'll still have some time. Okay? The third way is a little uncommon and entirely depends on your rapport with your own vendors. No? If you can manage to make your vendors agree in invoice you after 45 or 60 or 90 days, you'll have sufficient time to receive your payments and then clear their invoices. So, in other words, class, dapat kapag ikaw ay ito na experience ko to, siguro some of you na experience nito, lalo kapag bumibili ka online, bumili ka ng damit, no? So mine, magma-mine ka ng damit sa online. So magsisend ng invoice yan sa iyo. So name mo, so kailan dapat mabayaran mo na yan. So mag-a-update yan, sir, payment po. So ganun yung sistema natin diyan, class, no? So kung ikaw ay may-ari, dapat ma-maintain mo na mabayaran na agad nila yon. Nang sa ganun, magamit mo nga yung budget para magpatuloy ang iyong negosyo. To ensure that you are solving a real problem for your potential customers, a great step in the business planning process to get away from your computer and actually go out and talk to potential customers. So ang ibig sabihin nito, class, hindi lamang ito, kumbaga para bang umalis ka sa desktop mo at lumabas ka. Hindi ganun. Ang ibig sabihin, huwag ka lamang mag-base sa information sa internet. Huwag ka lamang mag-base sa information na sinasabi lang sa'yo, kundi ikaw mismo ang umalam kung paano masusolusyonan ang iyong problema. Dahil sabi ko nga kanina, umpisang-umpisa pa, kapag sinusolusyonan mo yung problema mo, dito nagpapakita na kaya mo at alam mo ang iyong negosyong itinayo. Okay? Validate that they have the problem you assume they have. Okay? Kumbaga para bang naiintindihan mo na agad yung problema na kinakaharap nila, and then they take the next step and pitch your potential solution to their problem. It is a good fit for them. Once you have described your target market's problem, the next section of your business plan should describe your solution. So, same thing din ang sinasabi ko sa inyo kanina. Your solution is the product or service that you plan on offering to your customers. What is it? And how is it offered? How exactly does it solve the problem that your customers have? For some products and services, you might want to describe use cases or tell a story about a real user will benefit from. Okay? So, sa madaling salita, class, ang pinakamahalaga, pinaka-importante, class, na maintindihan natin yung business natin regarding sa business opportunity is dapat ay meron tayong agarang solusyon sa problema na ating kinakaharap. Okay? Lalo doon pagdating sa business. So, dito po natin puputulin ng ating discussion regarding number 2 part of part of business plan is the opportunity. Okay, so yun lamang po at maraming salamat.